Ang karaniwang kinatatakutan ng mga tao ang kamatayan. Pero alam nyo ba na may mga tao pinagkakakitaan ng kamatayan? Kilalanin natin ang isang lapida maker na si Mang Ofring. Eto siya. Kikilalanin natin ngayon ang isang lapida maker na si Manong Ofring. Alamin natin ang kanyang paraan kung paano tinataguyod, paano pinagpapatuloy ang kanyang hanap buhay bilang isang lapida maker. Pasukin na natin si Manong Ofring. Manong Ofring, magandang araw ho. Magandang araw naman. Opo, ako po si Brother Bear. Magandang araw po. Okay, gusto ko lang po kayong i-feature sa vlog ko ngayon bilang isang lapida maker. Ilang taon na po kayo nag-gumagawa ng lapida? Bali, kung totoo siya, halos 3 years na eh. Okay. Yung 3 taon na yon, ito ang ginagawa ko. Okay po. Lapida. Katunayan, nangangailangan ako ng... Kasi ngayon, kumbaga maano-mano yung paggawa ko ng lapida. Okay. Okay lang po ba makita ang pangalan niya? Okay. Ito po. Ito po, mano-mano yung ginagawa. Mano. Sige po, try nyo po. Tingnan po namin kung paano nyo. Inuukit. Ukit po pala yung mga pangalan. Ano po? Oo. Alright. Dati po, ano po ang dati yung trabaho, Mano Ofring? Sa construction ako sa Manila Memorial. Okay. Tapos yun, nung nalipat ako rito sa Montalban, naisip kong mag-isip kung anong hanapwena papasukan ko dahil ano naman din kontrobersya. Oo. Ngayon naisip ko ito. Kaya mula noon, sinimulan kong mag-practice ng pagiging grave. Okay. Hanggang sa ito, umabot sa ganitong pagpagawa. Oo. Matuto ako. At kahit pa paano nakakaraos din naman. Opo. Sa tatlong taon na yun, ilan na po ba ang mga naging customer po na yung nagpapagawa ng lapida? Hindi mabilang kung dahil sa dami, pag naman mababa lang kasi nga, siyempre manual pa, hindi masyadong maganda. Oh. Pero hindi ko matandaan sa dami. May mga lapida po bang ginagawa na ano na may machine pa? Sa katunayan, nakakatanggap ako ng mga granet na kung tawagin ay sandblasting. Tinadala ko sa Manila para ipasandblas yun. At pagkatapos, dadaling ko rito, titingnan nila, iisipin nila, meron akong sandblasting machine, bagamat wala. Okay. Ang kailangan ko sa kasalukuyan. Oh. Na nagkakahalaga ng pati, simple, pati computer. Oh. Kakahalaga ng... Magkano po kayo? Sakasakaling... So sumahin lahat ng pangangailangan pa sa paggawa ng lapid na may machine, may computer. Pamigit ko mo lang kasi yung compressor nung nagambas ako, 48 eh. 48,000? Oo. Plus yung delivery charge, 2,250. Oo. So umaabot lahat-lahat ng pamigit ko mo lang mga 100. Opo. Ito po, ilang oras yung po ginagawa itong lapid na ito? Kung walang kumakausap sa akin, kaya kong tapusin sa 3 oras. Kung walang kumakausap sa akin, kaya kong tapusin sa 3 oras. Maliban kung may litrato, kung katulad nito. Ayun, nilalagay po ng picture, ano? Kapag may mukha po. Ayun, katulad ito. Pagka nilalagay ko yan, may katagalan. Okay. Kasi inuukit pa yan. Ito, marami yung ipapasok niyo po yan dito sa marmol. Naka-invit siya. Okay. Magkano po ang singil niyo kapag papagawa sa ganyan ganito? Sa kapag yung caretaker nagbibigay sa akin, ang tagot ko sa kanila ito 1-1. 1-1? Oo, 1,100. Okay. Pero pagka direkta sa akin, katulad halimbawa, walk-in, mga 1-2, 1-3, ganun. 1-2 or 1-3. Pero ito pong mga may black na pong kulay, Manong Ofring. Katulad po nito, black na po yung marmol niya. Magkano na po ang presyo niyo po niya? May kamahalan to eh. Pero okay. Kung baba sa akin, 4,500. Oo. Gagawin niyo po yan ng 3 oras? Hindi.
kapag ka mano-mano yan, isang araw pa yan. Isang araw? Oo, so, yung mano-mano, isang araw. Ito pong isang ito, ah, isang araw nyo po ginawa yan. Magkano po ang presyo po sa ganyan? Ito. Apo, ito po. Maligrato, 4-5. 4-5. Oo. So, pero kung meron akong isang plastic, kaya kong tanggapin ng 4 o kaya 3-5. 3-5? Kapag po merong? Yung isang plastic yung machine. Ha? Pag may machine? Oo. Oh. So, dito po pala sa inyo, pag may gusto magpa-lapid ah, kinokontak po ba kayo sa social media, Facebook, or pinupuntan po kayo? Po? Dito mismo. Ano pong lugar ito sa inyong lugar? Bali, beside Tahuna Funeral Service. Patabihin niyo po ang Tahuna. Oo, Tahuna Funeral Service. Patapos ito, Mayon Avenue, Amityville, Subdivision, Barangay San Jose. Okay. Rodriguez Rizal. Rodriguez Rizal. Mga Fring, ilan pong anak po ninyo? Bali, 11 lahat, pero namatay yung dalawa, kaya okay. Siyam na lang. Sa edad nyo po na 76, bakit po tuloy pa rin ang trabaho? Ang iba po nagre-retiro na. Sa akin kasi, nakikita ko sa sitwasyon ng mga katulad ko, pagka tumatanda, medyo relax na sila. Opo. Madali sila mamatay. Pero magpapagawa ng lapida pag walang ginagawa. Oo, yan ang kwento sa akin ng mga pamilya nila. Okay, okay. Retired na yan, pakuya-kuya-kuya na lang, pero kuder ko na lang ngayon, tigo. Yan ang sinasabi ng pamilya. So kaya po nagpapaka-busy kayo? Kaya sa akin, kahit dati akong mabigat ng trabaho, kaya itinutuloy ko dahil nung nagpahinga ako 5 taon umina ako. Kaya naisip ko ako, baka matipong sarili ako, kaya pinatuloy ko. So, unang-una ayaw kong humingi ng tulong sa mga anak ko. Bakit po ayaw yung humingi ng tulong sa mga anak niyo? Eh, bagamat maganda ang kanilang sitwasyon sa buhay, pero dahil may pamilya na rin sila, kaya hangga't maaari, kaya ko pa naman. Maliban siguro kung ako'y nakahiga na, hindi ko na kaya pagkasakali. Pero hangga't maaari, ayaw. So, nagpapaka-busy po kayo sa paggawa ng lapida ngayon. Ito po ang magawa niya, oh. Ayan. Actually, nandito siya sa isang lugar sa San Jose po ito, no? San Jose Rodriguez Rizal. Katabi lang po ito ng Tahuna dito sa may kabila. Tahuna Funeral Service. Okay. At edad po ni Mang Offering ay 76 years old. Ito po, ginagawa niya po ito. Almost, ano na, ginagawa niya po itong 3 oras. Isang ganun. Magkano po 4,000 po ito, no? Hindi. Mura to. Mura, mas mura to. 1-1 lang to. Medyo mahal po yung itim, ano? Oo, medyo mahal kasi granito. At ang pinakamatindi pa dito, mano-manong ginagawa ni Manong Offering ang kanyang paglalagay ng pangalan. Pwede po ba makita, Manong, yung habang inuukit po ninyang pangalan? Dapat ito, mas mahal to kasi, ano eh. Look at that. Manong Offering, nabanggit kayo sa akin kanina na parang baka may pwede maitulong sa inyo ang gobyerno sa mga tulad po ninyong may edad na pero nagtatrabaho pa. Ang pangarap ko, wishful lang sana kung meron tumukos ang tumulong sa akin at bigyan ng pinansyal para makabili ako ng gamit tulad talimbawa nung sandblasting, computer, pagkatapos yung platter at saka cutter. Para mas mapabuti ang hanap buhay ko at kahit pa paano magkikinabang sa akin bandang walang gobyerno dahil siyempre mag-bungis na rin ako. Okay. O pumuuntad ang aking hanap buhay. Manong Offering, ituloy niyo po ang paggawa ng lapida. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Thank you so much. Salamat po. Ito si Mang Offering. Yan ang kanyang mga products. Kung gusto nyo ng serbisyo ng ating bidang lapida maker ngayon, pumunta lang kayo dito sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Makikita nyo lang to sa isang funeral service naman. Katabi ng Tahuna Funeral Service. Mang Offering, salamat po muli. Thank you so much. Yan si Manong Offering, isang lapida maker, ang bida sa aking vlog ngayon. Hirap ng trabaho, 76 years old, pero nagsisikap ay ipakita ang kanyang produkto sa mga nagnanais maka-avail ng kanyang service. Maraming salamat. Goodbye.
offering. Salamat po. Thank you. Yeah.